Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Niche in Paul TV. At ngayong araw guys, may ipapakita ako sa inyo. Meron tayong ditong chicken, mushroom, garlic, onion, soya sauce, olive, and then salt. So, yung topic natin ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Chinese rice. So, later, ipapakita ko sa inyo kung ano yung gamit ko na rice para sa Chinese rice na menu. So, yung nakikita nyo dito ngayon sa harapan ko ay ang yung mga ingredients o yung gagamitin natin sa paggawa ng sauce ng Chinese rice. So, stay tuned and then I will show you. So, this is it guys. So, nakikita nyo meron tayong pan. And then, let's turn on the gas tubes. And then, put little olive oil. And then, kasi guys, yung olive oil magkaiba sa normal oil. Kasi yung olive oil madali siyang uminit. Kaya ilagay na po natin yung garlic. Salt it little. And next, yung onion. Salt it until na mag little brown siya. So, depende naman sa inyo guys kung anong klaseng bigas yung gagamitin nyo. Kung depende sa taste nyo. So, mamaya gagamit ako ng brown rice para healthy. So, as you can see guys, nagkukulay golden brown na yung garlic natin tsaka yung onions. So, kaya ko siya guys pinapa golden brown kasi masarap siya guys kasi lumalabas talaga yung lasa or yung flavor ng onion tsaka yung garlic. And then, we will put the chicken guys. And then, salt it very well para kumapit yung lasa ng onion tsaka yung garlic sa manok. Ay, lower heat. So, nilagay na natin yung chicken, guys. Ayan. Suot lang natin siya ng suot kasi para kumapit yung lasa ng onion tsaka yung garlic sa manok. Kaya ko guys, pinapa golden brown yung onion tsaka yung garlic bago ilagay yung manok. Kasi alam nyo guys, lumalabas talaga yung lasa ng onion tsaka garlic if naka golden brown siya. Kasi yung parang sunog, medyo masunog-sunog na siya. Kasi kakapit at kakapit talaga yan sa manok guys. Yan yung isang sekreto na pangpalasa. So, ipa-absorb muna natin yung katas or ang lasa ng ano, ng onions, tsaka yung garlic. Takpan natin siya. And then, babalikan natin mag 5 minutes. Tapos, yan guys, para mag-smoothen yung manok. So, yan na siya guys. Lagyan siya natin ng konting tubig.
para lumambot yung manok. Tapos ilalaga lang siya natin ng konti, ng konting minutes bago tayo mag-add ng soy sauce. So, charan, habang kumukulo siya guys, ilagay natin yung mushroom natin. You can add also guys, bell pepper kung gusto nyo. Pero yung sa akin kasi, ito lang yung ano ko. Yung ginagamit ko. Pero kung gusto nyo naman magiging colorful yung niluluto nyo, pwede din kayo mag-add ng colored bell pepper. And then, mag-add tayo ng soya sauce. Maganda pag dark color talaga siya, guys. Kaya, yun siya. Hindi naman siya maalat, guys, kasi hindi pa naman tayo nag-a-add ng salt. So, tingnan natin yan mamaya pag okay na yung lasa. Kasi may soya sauce tayo. Kaya, dapat i-estimate din natin yung ano. Kasi sobrang alat, nakakasama din ng katawan or yung nung kakasira din ng health natin, no? So, ito na siya. Takpan ulit natin for 3 minutes. So, meron ako ditong spices, guys. Lagyan po siya natin ng konting amount, small amount of spices lang para pang paanghang. Kasi yung mga, di ba, common sa mga Chinese, na mga pagkain ni for palaging mga hot, may mga sili. So, yan, dinagdagan ko siya ng spices para umanghang siya. So, ayan na yung magiging sauce natin, guys. Hintayin na lang natin na magiging okay yung manok. Okay naman siya, guys, pero gusto ko na i-sure na lutong-luto talaga. So, this is the rice, guys, na ginagamit ko pag gumawa ako ng isang klase ng pagkain ng Chinese na menu. Bali, ito ay ang American rice. Puting-puti siya, guys. Tapos, pag niluluto mo siya, ay malapot. So, dapat marunong ka rin mag-estimate kasi pag marami siyang tubig, guys, para siyang basa. So, nakadepende sa'yo yung paglagay mo ng tubig. Ng tubig para hindi siya gaanong malata. So, magsasaing na tayo ganyan, guys. Para maluto na natin yung Chinese rice natin. Okay, just wait a minute and then I will show you how. So, ito siya, guys. Mayroon pa akong natira dito kasi ito bago yung sa plastic. So, ito yung nung nakaraang araw yung gagamitin natin. So, maybe 2 cup. Ito kasi yung measurement ko. Yung cup ng kape. Siya. Kasi lumalaki ito siya, guys. Dumadami siya. 2½. And then, iwa-wash natin. Guys, common sa kanila yung bigas bago lulutuin ay binababad pa ng 30 minutes siguro sa tubig para madaling maluto kasi matitigas yung bigas nila dito, guys. Kaya ito i-direct ko na lang, pero dapat i-adjust natin yung water natin. Kaya pag nagluto tayo, dapat titingnan natin kung okay na ba siya na pwede na siyang i-serve kasi baka sobrang lata o hilaw. So, ganyan yung tubig ko, guys, karami. Pero babawasan ko yan mamaya pag nakita ko na yung rice na okay na siya. Kasi, hindi natin siya kunti lang yung itubig natin. Kasi grabe siya mag-absorb ng tubig, guys. So, sasaing na siya natin, okay?
So, ito na siya yung rice, guys. Bali, i-drain na lang natin kasi naging okay na siya. Okay, wait nyo lang po ako, ha. I-drain muna natin siya. So, ito guys, i-drain natin. Tapos, ibalik na naman siya natin. Tapos, i-steam siya natin sa lower heat lang. So, ayan guys, i-steam siya natin for 5 minutes para ano, yung hindi siya basa. Magiging normal siya. Para siguradong maluto, okay? So, here we go, guys. So, okay na yung kanin natin. Ito siya. Tapos, ito din yung sauce natin. So, bali, ito transfer natin yung rice dito sa sauce. And then we will mix it well, okay? Ito na siya. Diba ang ganda ng pagkaluto ng rice? Basta marunong ka lang mag-estimate, guys. No worries. And then, may mix natin siya. Pero make it sure guys na lutong-luto yung manok ha. Kasi masama din yung ano, yung masama din yung sa katawan na eh, hindi luto yung kinakain natin. Yung kulang sa luto. Kasi, syempre, hindi naman pareho yung tao, diba guys? Meron talagang maano yung, ano, yung sikmura. Yung palagi kang kinakabag, yung mga ganyan. So, para iwas kabag or iwas sakit ng tiyan, so, dapat lutuin ng mabuti. So, ayan. Ito na siya, guys, yung finished product natin. Bali, ito-transfer na lang natin to mamaya sa plate. Para, okay na siya. So, diba? Ganyan lang, guys. Parang ano lang siya, fried rice. Pero hindi siya fried rice, ha? Yung hinalo talaga natin siya kasi may sauce siya, eh. Hi guys, this is our finished product. Ito na yung kinalalabasan ng ginawa natin. So, lagyan nyo lang ng konting decoration para presentable, okay? So, this is it guys. Hope you are enjoy watching and you can learn it. Thank you very much guys. Hopefully, nakapagbigay ako ng konting ideya kung paano gumawa ng Chinese rice. Okay, thank you guys.